Alam mo pa ba, nung tayo pa kasama kasan man ako mapunta, pinagsilbihan kita mula ulo hanggang paa, pati ang bra at panty mo, ako ang naglalaba. Ay, maligayang. Pasko pala. Maligayang Pasko. Merry Christmas. So, papasukin na natin yan. Bago matapos ang Kapaskuhan, meron pang mga umahabol ng mga magbebenta. At nandito kami ngayon sa Pinoy Pawnstar. Alright, so tara. Yan. Good afternoon. Hello. Parang nag-aalay ka lang, ano ah. Parang may aalay ka. Magandang hapon po. Good afternoon. Ano pong pangalan nila? Narshel and Adriana po. Norchel at Adriano, si mama mo. Michelle. Michelle, ano po ang inyong sadya dito po? Ano po yung dala nyo? Oh, ismob mo na tayo. Oh, ano ba? May gang chain ka rin ah. Oh. Sige po, ano po yung... Yung award po nila daddy mo. Award nila daddy mo? Apo. Si Nastimak. Anak po siya ni Nastimak. Ah, Nastimak ng Salbakuta. Oo. Sige, tingnan natin yan. Nastimak of Salbakuta. Yes. Si Nastimak, di ba ito? Ito, nakasumbrella ng blue? Apo. Oh, di ba? Song of the Year. Anong song of the year to? 2002? Ito ba yung Stupid Love? No, ayan o. Apo. Wow. Diyan talaga sila nag ano eh. Oo, diyan talaga. Yan yung parang national anthem. Oo. Nung panahon na yan. Si Norman D. Adriano, o mas kilala bilang Nastimak, ay ipinakanap noong June 24, 1978. Siya isa sa mga respetadong rap artist dito sa Pinoy hip-hop community. Si Nastimak ay mula sa grupong Black Propaganda at siya din ay Donggalo artist sa pamumuno ni King of Rap Mr. Andrew E. Si Nastimak ay naging guest performer ng grupong Salbakuta sa kantang Stupid Love na sumikat noong early 2000s. September 30, 2008, marami ang nagulat sa magang pagpanaw ni Nastimak. Sa edad na 30 ay binawian siya ng buhay dahil sa sakit na high blood. Ayon sa kanyang asawa, halos 8 taon na rin itong iniinda ni Nastimak ang sakit na high blood. Siya ay naputuan ng maselang ugat sa ulo hanggang sa makomatos at tuluyan nang ang bawian ng buhay. Maagamang nawala sa mundong ibabaw si Idol Nastimak ay mananatili naman ang kanyang masayang alaala at musika. Stupid Love, hanggang ngayon naman, lalo na pagdating ng mga video, okay? Oh, lagi namin pinapatugtog yun dito. Oh, kahit sa video, okay? Kahit sa kung saan man. Mm-hmm. Galing siya sa Bombo Radio, yes. The number one radio network in the country. Star FM, Song of the Year. Awarded to Salbakuta. CD na! No, hindi na kaset tape, CD na siya. For consistently topping the charts in all 22... Sino kaya ang... Ilang taong ka nito? Buhay ka na ba niyan? 3 years old po siya. 25 ka na ngayon? Ay, teka lang. Hindi, 2002 yan. Hindi pa pala siya pinapanganap. Ilang taon ka na? 19 po. Ay, hindi ka pa pinapanganap nito. Namatay pala yun. Kayo po, ma'am, ang asawa ni Nastimak. Yes, okay, so... Ilan lang anak ni Sir Nastimak? Asa lang po. Siya. So, wala pa siya? Wala pa, nung sumikat yung kanta. Okay. Song of the Year Award. Mm. Ito si Nastimak. Oo, napakagaling yan. Tayo lang. Salamat. Magaling sila so, lahat. So, matagal mo itong tinago? Opo. 21 years ito. 21 years. Wala bang ano? Wala bang ibang anak? joke lang, bakit yun ang inaanap? Wala bang ibang anak si Sir Nastimak dito? Paano kung may pumunta? Iba pala nagdala, hindi, joke lang, joke lang. Okay, so, matanong ko lang, anong year ba ulit? Sorry, tinatanong pa kita syempre. Pero anong year ba nawala si Sir Nastimak? 2008. Sakit to, di ba? Sakit mo. So, tapos, tagal na rin pala. Ilan taon na siya dapat ngayon? Ngayon po, 45.
45. Ah, matanda siya sa akin ng 3 years old. Mata alright. Pa. Ito si Vendetta na usap ko. Yes. Si Charlie Mac, si Charlie Madkila. Ah, kaso, nangyari ngayon, hindi na sila bubo, di ba? Oo, nawala na. Nag-part ways na po. Pero nung nag-part ways si Vendetta, si Nasty Mac, magkakasama pa rin silang tatlo? O hindi? Kasi si Nasty, ano talaga siya, hindi siya part ng Salbakuta. Oo. Solo artist kasi siya. At tapos sa lang na yung kantang pinag-guestan niya doon sa album ng Salbakuta. Yun yung Stupid Love. Sumikat. Yung sumikat. Ah, kumbaga featuring siya doon sa kanta na yun. Yung tatlo lang talaga yung Salbakuta. Tapos si Nasty Mac, eksakto yung pagkakapasok niya doon. Saka po sumikat yung song. Oo, may lumanggit pa yung bahay ni Nasty Mac. Kaya naging Salbakuta din. Nakilala siya as Salbakuta. Oo, kasi dahil doon sa kanta. Kasi syempre, Stupid Love talaga yung... Ano yun? Wait lang ha. Rudy, tawagan nga natin si Vendetta. Antay, magkano niya naman to binibenta? Wala din po kami idea eh. Pero sinabi ko po kanina, pag mag-range po siya ng 250 po. Alam po, balap kung saan galing ang Salbakuta. Saan galing ang Salbakuta? Hindi, napanood ko lang dati yung interview ni Charlie Mac. Yung Salbakuta, parang Bicolano, ano, tapos meaning Paranoti. Kaya nila tinawag na Salbakuta. Di ba may interview siya dati? Sikat na sikat kasi sila eh. Oo, oh, doon pala galing yung Salbakuta. Buti ka pa, alam mo. Eh, ano ka ba? Alam naman ako. Chismosa. So, bali pala si Nasty Maka, hindi siya Salbakuta. Pero right after nun, magkakaibigan pa rin naman sila. Ano nga palang... Ano sakit ni Sir Nasty Mac? Sakit sa puso po, tsaka high blood. Inatake biglang? Apo. Ah, nakakalungkot pala yung nangyayari sa kanya. Ilang taon lang siya, ano? 30 years. Mata pa. 30, sayang. Sana, hanggang ngayon nagra-rap pa rin siguro siya. Normal lamang. So, hindi lang, sige. Tawagan natin si Vendetta. Para itanong natin kasi hindi ko kilala. Ha? Screen record. Hindi, kahit hindi na. Kasi hindi ako familiar. Si Dusty Mac, syempre narinig ko. Noong mga panahon na yan, hindi pa naman ako. Hip-hop na ako nun, pero syempre hindi ko pa nakakausap yung mga sikat. And... Oh, ba't na wala? Ulang case yung ano, cellphone mo? Sana mahulog. Ay, ayan! Si Sir Vendetta, ayan ang ating kaibigan. Sir, magandang hapon! Oh. Eto sir, may ko-confirm lang ako. Meron ka rin ba nito? Song of the Year, oy! Ang pagkakatanda ko dyan, naiiwan namin kay Nasty Mac yan. Ah! So isa lang to! Nag-iisa lang, yes po. Nag-ano kami, nang-apat kami nung nag-show kami sa isang event ng Star. Nag-ano, Star FM. Yes, oo. Oo. So, yan yun. So, is... Yan yung binigay sa amin ng Song of the Year noong 2002. So, isa lang to. Isa lang tong trophy na to, tong plaque na to. Oo. Hindi yan kami isa-isa. Kaso lang yan. Isang award lang yan. Ah, isang award lang. Alright. So, kasi ito dinala ni ma'am. Kasi hindi ako familiar, syempre, sa... Ayan, kilala mo si ma'am? Oo, si Michelle. Ah, si Ma'am Michelle. Tapos ito si Kiddy Mac. Oo, malaki na. Anino. Hindi, aninong mo to. Alam mo na, ano sasabihin mo ngayon? Alam mo, malapit na ang Kapaskuhan. So, ayan na. Patay na, nagmanong na, pre. So, ayan, ito nga, dinala nila rito. Tinanong ko kasi, sabi ko nga, si Nasty Mac pala, featuring lang pala siya. Parang nag-guess. Talaga ang grupo niya dati is Black Propaganda. Ah, Black Propaganda pala si Nasty Mac before. Oo. Tapos nag-guess siya dun sa, syempre, sa national anthem na kanta nyo, na which is Stupid Love. So, ayun. So, kamusta naman pala si Nasty Mac nung nasa grupo nyo? Yung, kasi, syempre, nung mga panahon na sikat kayo, hindi ko pa kayo kilala. Wala pa ako sa... mundo nyo, hip-hop ako, pero fan nyo ko. Mm-hmm. Diba? Ano ba yung katayuan dati ng Salbakuta nung time na sikat kayo, Papa?
So, okay, ano naman, noong mga panahon naman talaga namin nakasama si Nasty Mac at ang Stay at dahil na, kumbaga, isa si Nasty Mac talaga na sobrang markado doon sa lyrics ng Oh, Nasty Mac, oo. Oh. Oo, oh, kumbaga, napakaganda na ginawa niyo. Dahil sa totoo lang, sa kaalaman ng lahat, at alam niyo naman ang misis niya to noong mga panahon na yun, dati pa naman, kasi yung lyrics na yon talagang nga totoo yun 100%. Yung ano, yung wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Kanino? Kanino siya na wasak? Hindi sa akin. Kanino siya na wasak? Sa Angel Friend ko. Kasi diba kami ko noon na minahal na kita, pero ngayon binabawi ko na. Ah, akala ko dito siya wasak na wasak sa... Balon sa balon na buo si ex. Ang istorya niyan, lahat taon, nagahanap kami ng isang guest doon sa... kanta na Stupid Love. Tapos, nga lang na, nung panahon na yun, medyo sobrang broken taga si Mandy nun. Ah, broken siya. Tapos, ikaw ang bumuo. Oh, yes. Ang ginawa pa niya sa recording, one take. Wow. Talagang... yung 8 na yun, one take yun. Talaga palang puso pala talaga yun. Talagang wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Talagang gano'n, no? Pati bra at panty ko, ako ang naglalabat. Pati at bra at panty mo, ako ang naglalabat. Totoo yun. Kaya, mami, pinaglaba ba kayo? Nangyari dahil mga panahon na yun, na-witness namin yung love life niya na yun. Iba talaga gawa. Pag depressed ka, no? Pag gano'n ka talaga, meron kang mga something na struggles or ano, nakakagawa ka ng mga malulupit na mga kanta. Dapat based on experience. Ka rin, asawa para makagawa ng song. Oh, eh, hindi naman ako sa clubs. Kasi, lagi mo ako pinapasaya. Yeah! Yes. maraming salamat. Thanks for accepting tong call na to. And sana makapunta ka rito sa shop sa mga susunod na araw. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Okay, so, confirm na, ang ganda lang storya. Imagine, meron palang gano'n na totoo pala. Yes. So, lado mo pa ang lyrics ng papa mo? Opo. Sige nga, try. Sige nga, tingnan nga natin. Sige nga. Part ni Daddy. Yeah, game. Oh, 1, 2, 3, go! Saan nga ba hahantong ang tagpong ito? Minahal kita pero ako ay ginagumo. And it took a long time bago pa makarecover. Sa ginawa mo sa akin ay meron pa akong hangover. Naaalala mo pa ba? Nung tayo pa. Kasakasama ka saan man ako mapunta. Pinagsilbihan kita mula ulo hanggang paa. Pati ang brat, pati mo ako ang naglalaba. Kinukonsinti ka kung meron na gawang mali. Oo na, sige na. Tama ka naman palagi eh. Lahat ng inutos mo sa akin, di ko sinaway. Masinusunod pa nga kita kesa sa aking nanay. Lahat na lang ng bagay binigay ko sa iyo. Naging sunod-sunuran ako na parang aso. Pag may kausap kang iba, ako'y dinideny. Basta babo agay, maaga kang bumibigay. Napaka-istupido ng puso kong ito. Ano ba ang dahilan at ako'y ginamit mo? Inaway mo ako at iyong itinaboy. At sa ibang boy na ipaglaro ka ng apoy. Ako'y nananaboy, puso ko ay napiyak. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Aming tolo na minahal na kita pero ngayon binabawi ko na. So ang bumuo ng puso ni Nasty Mac ay ang mama mo. Ikaw ang bumuo ng puso ni Nasty Mac. Pero sadly, nadurog naman din ang puso mo. Pero okay pa rin yan. Tsaka hindi ka naman niya, hindi ka naman dinurog yung puso niya. Diba? So kinuha lang siya ni God. So sa heaven naman, so okay. So mabalik tayo dito kasi medyo mabigat. 250,000! Alam mo maganda? Kasi isa lang pala ito. Pero sa 250,000, wait lang ha. Hanggang magkano? Doon po siya nagre-range eh, sa para sa akin po. 200 to 3. Ano? 40,000? Hindi po kaya eh. 45. Higher. Hindi po kaya, nag-iisa lang po kasi yan eh. 50. 100 last po. 55? 100 last.
Ah, hirap pakawalan din ito. Actually, kasi maganda to. Kasi syempre, kung meron mga kanta na talaga tumatak sa Pilipino, isa na yung kanta ng Stupid Love. Totoo. Parang halos lahat alam yan, kantang yan eh. O kahit yung mga bago nga ngayon, yung mga nagtitiktok, di ba? Tinitiktok siya, nauso ulit siya. Parang Android rin yan eh. It never get old. Parang Francis M din siya, mga song nila. Hindi siya nawawala. So, hindi natin alam kung hanggang kailan generation pa na. Kasi habang kinakanta pa siya sa video, okay. Di ba? So, yun nga nung sa video, okay, oh, diba? Lahat ng video. 60,000. Bahala ka na. Gagamitin ko din po kasi pang fashion yung makukuha ko dyan. Labs, bumulong ka nga sa akin. Ano mahirap? 55. Ay, mag-design. Hindi ka bahala, anak. Para sa'yo. Oo, oh, kasi sa'yo naman to eh. Ay, may bibigay ako sa yung toy. Alam ko talaga, highest ko na nun eh. 100 pag ano po. Ay, lowest pala po. 100 na po yung lowest. Ah! Ay, hirap naman ito, brother! Sige, last! 70,000! Last na yun. Ay, papahalagaan ko to, hindi ko to ibibenta. Yes. Kasi next year may museum na ako. May museum na kami next year, sure. Pwede mong bisitahin to dito. Binubola ko na siya. Binubola ko siya para ibenta. Ito, yung ating daddy. Sabihin mo, pwede mong sabihin na dun yung ano na daddy mo. Sabi ng Pawnstar. Binubola, ano? Diba? Kesa, diba, nasa bahay nyo, naka-display doon, syempre. Hindi nakikita ng mga ibang tao. Eh dito, makikita. Uy, makita. Uy, daddy ko yun nandun. Oo, yan, daddy. Song of the year pa! 2002! Chow! Ah, Pasko ay sumapit! 70,000! Ikaw mag-decision kasi... Ayun na lang yun. 70,000! 70,000! 70,000! Tama sa mga bubos! 70,000! 70,000! Tama sa mga! Gano'ng kataas, anak? Papahalagaan ko to, ingat ako lagi kong pupunasan, ganyan. Tapos i-ano natin, no, ingatan na to, ganyan. May bodyguard pa, gusto mo. 70,000! Bodyguard! Ikaw, Roy, ko. Puso ni Nasty Mac. Tinan mo pag nag-check-in siya. 70,000! 70,000! 70,000? Payag ka. Sabihin mo. Dito. Dali, shake hands ka. Payag ka na? Oh! Okay! 70,000! Maraming salamat. Sobrang papalagaan namin to. At hindi kayo magsisisi na dinala nyo sa amin tong, syempre, ano na to eh. Kumbaga, memories na to. Hindi kayo magsisisi at papalagaan namin to. Makikita nyo to sa museum na. Actually, hindi, pag nagka-museum na, di mami magbebente. Uh-huh. Actually, binibenta lang namin. Yung mga coins. Pero yung mga gamit ng mga nabibili ko, hindi ko yan ibibenta. Gusto ko lang siya makita. Hanggang mga anak ko na yung mag-alaga. So, maraming salamat! Thank you, ma'am! Thank you, boy! Yeah! 70,000! Okay, so let's go! Tara lang, Tamir! Success! Pumunta po kami dito para ibenta po yung bambarajo ni Daddy. Nakuha po yun sa award nila na Salbakuta. Yun po yung kauna-unahang award ng Salbakuta po sa kantang Stupid Love. Tapos yun lang po yung nag-iisa din. Tapos plinano po namin siya ibenta sa 250 pero nakuha po siya sa 70 which is good naman po. Yung pera po na makakuha ko doon, gagamitin ko po siya sa tuition ko po. Tapos shout out po dun sa nagsakay kanina sa amin na driver. Hello po Kuya Manny. Siya lang po kasi yung nagsakay sa amin na taxi eh. Tapos shout out po dun sa mga kaklase ko po sa MDC. Shout out din po dun sa school ko. Yun lang po, maraming salamat po.